Awit kang kalangitan, magalak sang kalupaan. Narito ang kong mahal, darating upang tulungan ang mga dukha niyang hiram. Simulan natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyo lahat. At sumainyo rin. Welcome po sa ating lahat sa pagdiriwang ng Banal na Misang ito dito po sa Dambana at Parokya ni San Padre Pio. Ganyan din po sa ating mga kapatid na patuloy na sumusubaybay via online streaming. Welcome po sa selebrasyong ito. Sabay-sabay po tayong manalangin para sa ating pagpapasalamat sa Panginoon sa lahat ng biyaya na ating natanggap. Gayon din sa ating paghiling sa Kanya sa mga dasal na ating pinapaabot sa Panginoon. Pagdasal natin sa misang ito ang lahat ng mga kapatid nating may karamdaman, lalo't higit ang mga kapatid natin na nasa kani-kanilang mga tahanan at mga ospital na hindi makaparito upang makapagdasal kay Padre Pio. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Berheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ngayong malapit na ang Pasko ng pagsilang ng iyong anak, kaming mga lingkod mong hindi karapat-dapat ay tangkilikin nawa sa pag-ibig ng iyong salita na nagkakatawang tao sa sinapupunan ng mahal na Birhen at nananahan sa aming piling kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Malakias. Narito ang pahayag ng makapangyarihang Panginoon. Ipadadala ko ang aking sugo upang ihanda ang daraanan ko. At ang Panginoon na inyong hinahanap ay biglang darating sa kanyang templo. Darating ang pinakahihintay ninyong sugo at ipahayag ang aking tipan. Ngunit sino ang makatatagal pagdating ng araw na iyon? Sino ang makaharap pag siya'y napakita na? Siya'y parang apoy na nagpapadalisay sa bakal at parang matapang na sabon. Darating siyang parang humatol
at dadalisayin niya ang mga saserdote. Tulad ng pagdalisay sa pilak at ginto. Sa gayon, magiging karapat-dapat silang maghandog sa Panginoon. At ang mga handog na dadalhin ng mga taga-Huda at Jerusalem ay magiging kalugod-lugod sa Kanya. Tulad ng dati, ngunit bago dumating ang nakahihindik na araw ng Panginoon, isusugo ko sa inyo si Propeta Elias. Muling magkakalapit ang loob ng mga ama't mga anak. Kung hindi, mapipilitan akong pumarian at wasakin ang inyong bayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, itaas nyo ang paningin, kaligtasay dumarating. Itaas nyo ang paningin, kaligtasay dumarating. Ang kalooban mo'y ituro, O Diyos. Ituro mo sana sa aba mong lingkod. Ayon sa matuwid, ako ay turuan. Ituro mo, poon, ang katotohanan. Itaas nyo ang paningin, kaligtasay dumarating. Mabuti ang poon at ang makatarungan sa mga salari, guro at matnubay. Sa mababang loob, siya yaong gabay at nagtuturo ng kanyang kalooban. Itaas nyo ang paningin, kaligtasay dumarating. Tapat ang pag-ibig, siyang umaakay sa tumatalima, sa utos at tipan. Sa tumatalima, siya'y kaibigan at tagapagturo ng banal na tipan. Itaas nyo ang paningin, kaligtasay dumarating. Ang lahat po ay magsitayo. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Marit batong panulukan sa liga ng sambayanan, halina't kami idangan. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Dumating ang oras ng panganganak ni Elizabeth at nagluwal siya ng isang sanggol na lalaki. Nabalitaan ng kanyang mga kapitbahay at mga kamag-anak na siya ay pinagpala ng Panginoon at nakigalak sila sa kanya. Nang ikwalong araw, dumalo sila sa pagtutuli ng sanggol. Sakarya sana ang ipapangalan sa kanya gaya ng kanyang ama, ngunit sinabi ng kanyang ina, hindi, Juan ang ipapangalan sa kanya. Subalit wala isa man sa inyong mga kamag-anak ang may ganyang pangalan, wika nila. Kaya't hinudyatan nila ang kanyang ama at tinanong kung ano ang ibig niyang itawag sa sanggol. Humingi siya ng masusulatan at sumulat ng ganito, Juan ang kanyang pangalan, at namangha silang lahat, sapagkat nakapagsalita siya at nagpuri sa Diyos. Natakot ang lahat ng kanilang kapitbahay, anupat naging usap-usapan sa buong kabrulan ng Hudeya ang mga bagay na ito. Pinakaisip-isip ito ng lahat na nakaalam at ang kanilang tanong, magiging ano nga kaya ang batang ito, sapagkat maliwanag na sumasa kanya ang Panginoon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.
Muli isang mapagpalang araw sa ating lahat na bumisita ngayon dito sa Pambansang Dambana ni Padre Pio. Ngayon din po sa ating mga nakikinig o nanonood sa ating mga social media platform sa misang ito. Magandang araw po sa ating lahat. Magandang araw din po, Padre. Ang ating ebanghelyo na narinig sa araw na ito ay sinalaysay ang pagkapanganak at pagbibigay ng pangalan kay Juan Bautista. Batid nating lahat na si Juan Bautista ang pinsan ni Jesus at magiging tagahanda o maghahanda ng kanyang daraanan upang ipahayag ang kaharian ng Diyos sa tanan, na siya rin magbibinyag sa mga nananampalataya sa pamamagitan ng tubig bago binyagan sa pamamagitan ng Espiritu Santo ni Jesus. Kaya napakalaki ang papel na ginagampanan ni San Juan Bautista para sa kaligtasan ng tanan. Ang tinaguriang ang huling propeta sa lumang tipan. Siya ay binigyan ng misyon na magbalita sa sangkatauhan ang paparating na ipinangakong Mesiyas at upang ihanda ang piniling bayan ng Diyos na salubungin ng Mesiyas sa pamamagitan ng kanyang pangangaral ng pagbabalik loob sa kanila at ang pagpapanibago ng kanilang buhay. Si Juan Bautista, mga kapatid, ay isinilang mula sa saserdoteng si Zacarias at sa asawa nitong si Elizabeth sa kabila ng kanilang katandaan. Sa ating narinig sa Ebanghelyo, binigyang pangalan ang bata at si Juan ang pangalan nito. Narinig din natin ang pagtutuli at ang seremonyas ng pagbibigay ng pangalan sa bata. Sapagkat sa tradisyon po ng mga Hudyo, ang sanggol makalipas ang 8 araw na ito ay ipanganak bago nila bibigyan ng pangalan. At bago ang formal na pagbibigay ng pangalan bilang tanda na siya ay bahagi ng kanilang pamayanan, ang bata ay tutuliin. Dito gaganapin ang seremonyas ng pagtutuli at ang pagbibigay ng pangalan. At dahil kadalasan wala namang apelyedo sa kanilang panahon, palaging sinusunod ito sa pangalan ng ama kapag lalaki at sa pangalan ng ina kapag babae. Kaya madalas ang nagiging pangalan ay Zacarias, halimbawa Zacarias na taga Nazareth o taga Jerusalem, kung saan siya nanggaling. O di kaya ang pangalan ay magmumula sa isa sa mga kamag-anak, ang magiging pangalan halimbawa ay Pedro na anak ni Nicodemus, sapagkat kung sakali ay ang kanyang ama ay si Nicodemus, ang magiging apelyedo ay pangalan ng kanyang ama, o di kaya kung pareho sila ng pangalan ng kanyang ama ay kung taga saan siya. Ganito ang kanilang tradisyon. Kaya naman ginawa ang seremonyas ng pagpapangalan at pagtutuli kay Juan matapos ang 8 araw na siya ay ipanganak. Mapapansin natin ang dobleng kagalakan sa pangyayaring ito na ating narinig sa kwento. Una, ang kagalakang dulot ng kapanganakan kay Juan mula sa kanyang mga magulang sapagkat sila ay binayayaan ng anak sa kabila ng kanilang katandaan. At nabanggit natin sa mga nakarang araw, silang dalawa, si Elizabeth at Zacarias ay puro matatanda. Marahil ay mga 80 o 90 ang kanilang mga edad. At si Elizabeth ay baog. Kaya laking tuwa nila
nang sila ay biyayaan ng anak. Kaya naman mula sa pagsilang o mula ng isilang si Juan Bautista ay nagalak din ang buong Nayon at may tugtugan na puno ng saya. Gumawa din ng seremonyas ng pagbibigay ng pangalan ayon sa tradisyon nila, kasunod ng pagtutuli sa bata, at si Elizabeth ay nanguna at nagpaliwanag sa lahat na ang pangalan ng bata ay Juan, at ang literal meaning ng pangalan na Juan ay the Lord is gracious. Ito ay alinsunod sa utos ng anghel na nagpakita kay Zacarias sa templo nang mag-alay ito ng kamanyang. Nagtaka ang taong bayan sapagkat ang pangalang ito ay wala sa kanilang mga kamag-anak. Kaya naman humingi si Zacarias ng masusulatan at isinulat niya ang pangalang Juan na ikinagulat ng lahat. Dito papasok ang pangalawang kagalakan na ipinagdiriwang nila sapagkat matapos isulat ni Zacarias ang pangalan ng bata bilang pagsunod at pagsuko sa Diyos ay agad namang nakapagsalita si ng buong lakas at nagpuri sa Panginoon si Zacarias. Kaya naman makikita natin ang biyaya ng Panginoon ay walang boundary. Makikita natin na ang Panginoon kapag siya ay nagnais ay ipagkakaloob niya. Kahit minsan sa mata natin ay napaka-imposible. Kaya ang pagtitiwala ni Zacarias at ni Elizabeth ay paraan o daan ng mag-asawa upang dinggin ang kanilang panalangin. Ito ay hamon sa ating lahat. Sa araw na ito, na ilaan ang ating sarili at ating ilagay ang ating mga sarili sa pananampalataya sa Diyos, na anuman ang ating bigat na dinadala, anuman ang meron tayo sa buhay, tiyak kapag ninanais o naisin ng Diyos, ito ay ibabahagi sa ating lahat sa takdang panahon at sa kalooban ng Panginoon. Ngunit ano pa nga ba ang mapupulot nating mensahe sa kwentong ito ni Elizabeth at Zacarias? Una, bilang mananampalataya, ipagdasal natin ang ating mga magulang at magpasalamat sa kanila dahil sa buhay na kanilang ibinigay sa atin. Dahil sa paglalaan ng kanilang buhay para sa atin. Dahil sa aruga at paggabay na kanilang ibinahagi sa atin, lalo't higit ang pagmamahal na idinulot nila sa atin. Humingi tayo ng kapatawaran sa ating mga kakulangan, sa ating mga magulang. Humingi tayo ng kapatawaran sa ating kakulangan, lalo na kung nasaktan natin sila. O kung hindi natin sila maalagaan, sapagkat mayroong mga pangyayari at rason kung bakit natin hindi ito magawa. Pangalawa, nararapat na isama natin ang ating mga magulang sa araw-araw nating panalangin. Kung sila man ay pumanaw na o wala na dito sa mundong ito, huwag nating kalimutan na ipagdasal o isama sila sa ating mga pagdalo sa misa at panalangin. Sa huli, maging tulad sana tayo ni Juan Bautista bilang mga Kristiyano at binyagang Katoliko na maging tagahatid ng mabuting balita sa ating kapwa sa pamamagitan ng ating pamumuhay na tapat at may takot sa Diyos. Na maging tagapahayag ng katotohanan. Tulungan ang kapwa na magbalik sa Diyos at hindi maging kasiraan nito. Tulad ni Juan Bautista, tayo nawa ay maging mukha ni Kristo para sa ating kapwa at hindi maging dahilan upang sila ay lumayo sa Diyos o sa simbahan o kaya ay maging dahilan tayo para masira ang kanilang dignidad. Tayo ay bininyagan sa tubig gaya ng pagbibinyag ni Juan
sa mga nananampalataya. Ngunit tayo rin, tulad kay Kristo, ay bininyagan tayo sa Espiritu Santo, nagpapalalim ng ating pananampalataya at inuutusan maging bahagi ng misyon ng Diyos sa sangkatauhan, maging mabuti sa kapwa at para sa kaharian ng Diyos. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Panginoon, aming handog ang tinapay at talakalay ng bayan, umasa sa pagdating mo. Gayon din aming inahanda ang aming puso upang dito'y manahan ka sa pagdating mo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain ito na nagdudulot sa amin ng ganap na pagsamba sa iyong kadakilaan ay maging lubos nawang pakikipagkasundo namin sa iyo upang may pagdiwang namin ng may dalisay na loob ang pinagbuhatan ng aming manunubos na namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo niyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay pinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinananabikan ng mahal na berheng Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, hosana, hosana sa kaitaasan. Hosana, hosana, hosana sa kaitaasan. Inakpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, hosana, hosana sa kaitaasan.
Sam. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang maging para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan na tugon ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco naming Santo Papa at ni Gilbert naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw, kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Berheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen, 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 amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa sa arawan.
patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama na Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Mga kapatid, magbigayan tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
ibaba mga bundok, lahat ay pantayin. Baku-bakong daan, lahat patagin. At ihahayag kanya kalwalatian upang silayan kayo. Ang isa sa gawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang Dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa piging ng banal ay pagkalooban mo ng iyong kapayapaan upang kami makapaghintay at makasalubong ng may ilawang nagdiringas para sa pagdating ng pinakamamahal mong anak na namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin na pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietralcina, monghem banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa'yo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa'yo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan. Bindisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu, at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana,
Mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos sa pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, mga kapiyo, kami po ay humihingi ng inyong kaunting oras at pakikiisa para sa pagsusulat ng inyong mga pangalan at ilang detalye sa ating Pilgrims and Formation Record Books na makikita sa paligid ng ating mga simbahan. Ito po ay bahagi ng documentation program para sa pagpapalawig ng mga datos at turismong pangsimbahan at bilang alaala din po ng inyong pagbisita sa Pambansang Dambana. Para po sa ating mga balikbayan, OFW at mga kasama ninyong foreigners, doon po kayo magsusulat sa International Pilgrims Record Book. Gagabayan po kayo ng ating mga tagapaglingkod. Ikatlo, para sa ating tuwirang paghahanda sa Kapaskuhan, ang oras po ng Misa di Gallo ay sa ikaapat at kalahati ng madaling araw at simbang gabi sa ikalima ng hapon. Kayo pong lahat ay inaanyayahang mag-alay ng mga dry goods tulad ng bigas, dilata, noodles at iba pang ating ipamamahagi sa nangangailangan nating kaparokya at mga kababayang taga-Tingloy at Isla Verde. Mangyari maggabayan po tayo ng mga gawaing nakapos sa ating FB page. Ang susunod pong banal na misa ay sa ganap na ikadalawa ng hapon. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mangyari pong ilabas ang lahat ng inyong mga pababasbasan. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos ang mga pangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga banal na rosaryo, imahe, dasalan at iba pa na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na ang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Diyos Espiritu Santo, kaparanong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Diyos Espiritu Santo, kaparanong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Diyos Espiritu Santo, kaparanong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos,
ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Muli, maraming salamat sa iyong pagdalaw sa pamansang Dambana ni Padre Pio at sa inyong mga dalangin. Maraming salamat po sa lahat ng mga kababayan o ating mga kapatid na nasa online streaming. Maraming salamat sa inyong pagdalo sa banal na misang ito. Nawa ang Panginoon sa inyong paglakad at paglisan sa dambanang ito ay patuloy kayong basbasan ng Panginoon, lalo na ang inyong mga kalasugan at hanap buhay. Gayon din ang mga naghahanda ng kanilang mga travels dito sa Pilipinas at sa buong kung saan man kayo magbabiyahe, basbasan kayo ng Panginoon sa inyong pagbibiyahe. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. At pagpalain kayo ng mga pangyarihang Diyos, sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos ng ating banal na misa, humayo kayong taglay ang pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Sa pag-ayo ng bawat isa, ipahayag ang mabuting balita. Si Jesus ay muling magbabalik, maganda ng may pananabik.